Nung minsan daw po, merong isang kwento tungkol sa isang anak ng mayaman at malapit na daw po siyang mag-graduate sa college. Isa lang po ang pinapangarap nitong bata na bigyan daw po siya bilang regalo ng kanyang tatay ng isang sports car. Alam naman po ng bata na mayaman ang kanyang tatay, kayang-kaya daw po siyang bigyan ng kotse. Sabi ng kanyang ama, kung magtatap siya sa kanilang klase, ibibigay ng kanyang tatay ang kanyang hinihiling. So pinagbutihan po itong bata ang kanyang pag-aaral at dumating po ang graduation day, nag-top siya at very excited po siya na tanggapin niya ang kanyang regalo. Umuwi po siya, hinahanap ang kotse pero wala po siyang nakita. Pumasok po siya sa bahay at nandun po ang kanyang tatay, hinihintay siya. Niyakap po siya ng kanyang tatay at binigyan po yung bata ng isang Biblia. Nagalit po yung bata. Sabi po ng bata, ano to? Ang inihiling ko, kotse. Bakit Biblia yung binigay mo sa akin? Hindi ka tumupad sa usapan natin. Hinagis daw po ng bata yung Biblia. Nagtanim ng sama ng loob sa kanyang tatay. Umalis po yung bata, nagtrabaho hanggang marami pong taon ang lumipas. Naging successful. Isang araw po, narinig ng bata yung balita na matay ang kanyang ama. Pagka-uwi po ng bata, nakita po niya ang kanyang tatay nakahimlay. Pero habang nandun po sa bahay, nakita po niya yung Biblia nandun po sa gamit ng kanyang ama. Kinuha po nung bata yung Biblia, binuksan po nung bata at nakita po niya nakaipit ang isang marker. Meron pong highlights doon sa sulat po sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 7 verse 11. Sabi po niya, kung kayong mga masasama ay nakakapagbigay ng mabubuti sa inyong mga anak, paano pa kaya ang inyong ama sa langit hindi ba siya magbibigay ng mabuti para sa inyo? Pagkabasa daw po ng bata, may nahulog daw pong isang sulat galing sa kanyang ama. Sabi po sa sulat, anak, congratulations. I am very proud of you. Dahil sa iyong nagawa, ito ang iyong regalo. Isang bagong kotse. Pumunta ka dun sa dealership, binayaran ko na. Paid in full. Doon po umiyak yung bata. Hindi po na-realize na bago niya hinagis yung Biblia, na sana tinanggap muna niya. Dahil dun sa loob ng Biblia, nakatago yung kanyang regalo. Hindi po ba sa buhay din natin, marami din tayong tinatanggap na regalo. You did not choose your life. Your life, your family, your situation is a gift from God. And yet, we can choose on how we accept this life. You can accept this with full love, appreciation, and thanksgiving.